Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So nandito ako ngayon sa Stone Ridgeville sa may barangay Bigaan ng Kabuyao, Laguna para ipakita sa inyo ang model unit na ino-offer nyo na dito sa project na to. So ayan po nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chadrick Aforte, isa po ako real estate broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour for Amitis Duplex. So si Amitis Duplex ay mayroong minimum lot area na 120 square meter with a floor area of 63 square meter. 3 bedrooms, 2 toilet and bath with 2 carport and balcony. Complete turnover na po ito at nag-o-offer sila ng mga ready for occupancy dito. Kagaya po nitong papasukin natin. Ready for occupancy na, kaya kung naghahanap kayo ng malilipatan na agad, pwedeng-pwedeng i-consider ang mga unit po dito sa Stone Ridge. Okay. So, ikutan muna po natin yung property. So, dito sa harapan, meron pa po kayong 3 meter na setback mula po dito sa kanyang sidewalk. At saka, papunta naman po dito sa pader niya. No? So, kung papansin po ninyo, napakalapad po ng kalsada, maliwalas, at tahimik din dito sa project na to. Okay. And then, since 120 ang lot area nito, meron kayong napakalawak pa na setback dito sa side na to. So ito yung pwede mong gawing 2-car garage o 2-carport. So hindi ko na nasukat kasi pansin nyo naman po malapad naman talaga. And dito sa likod meron pa rin po kayong 2 meters lang po ito. So pero medyo malaki lang ata itong model unit na ito. Itong specific ay unit na ito, yung likodan niya, ano? Okay. So, since duplex po siya, hanggang dito lang po ang bahay po ninyo sa pader na to. So, hindi po isang buo yan. So, dalawang bahay na po yun na magkamukhang magkamuka. Okay, by the way, kung interested pala kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede niyo po kontakin sa akin Facebook page na Open House by Chad Aricafort. Okay, so complete turnover na po ito. May mga pa ilang-ilang gamit lang. Yun po ay hindi pa kasama kapag turnover dito, ano? Ang mga unit. So, yung kanyang pintuan, 90 cm ang lapad at steel door ang materyales. And then, pagpasok po ninyo, complete turnover na siya at naka-tiles na rin po siya. Nakatulad niyan, na 60 by 60 ang lapad, granite. So, ito yung pinaka-living area mo. So, ito yung living area. So, possible, pwede ka maglagay ng L-type na sopa dito. Kasyang-kasya naman. And then, ito yung TV mo, pwede mo siyang ilagay dito. So, yun nga lang. Maluwag naman po yung dining area niya. Yung kanyang kitchen area lang po ang medyo maliit. So, yan na rin po yan. So, possible maglagay ka ng gas range dito. Yung refrigerator mo, medyo mystery lang kung saan mo ilalagay. Pero tingin ko pwede malagay siya somewhere dito sa part na to, sa bater na yan. So, dito naman, yung kisame pala niya. So, ayan. Okay. Malinis na rin tignan. Maayos na. Meron siyang bedroom dito. So, kung may mga kasama po tayo sa bahay na nahihirapan umakyat sa second floor, tamang-tama po yan. Pero, for me, mga single size bed lang po ang pwede mong ilagay. Dito yung headboard niya. And then, dito naman yung mga built-in cabinet mo. Pwede mong ilagay dyan. So, meron na rin siyang butas for window-type aircon. Yung mga bintana pala na ginamit nila, aluminum sliding window. So, tingnan natin. So, okay naman. Very smooth. Okay. Yung mga pintuan ng kanilang mga bedroom, maganda na rin, flush door ang ginamit. And then ito naman yung common toilet and bath sa second floor. So bakit kaya walang pintuan na? Pero syempre dapat may pintuan yan. So hindi ko lang alam kung bakit wala.
Pero malamang sa malamang meron naman po yan. So, toilet. Toilet. Lavatory. And then yung kanyang shower area. Dito sa part na yan. Wait, ano yan? Meron dito. So, ayan. And then ito naman yung kanyang pintuan. Mula dito sa kitchen o mula dito sa loob, palabas naman dito sa service area mo. Laundry area, pwede mong gawin. And then ito po yung hagdan, paakyat ng second floor. Medyo makipot lang yung hagdan dito sa part na to. I think mga 80 cm lang. Tapos yung handrails ng kanyang hagdan, mga tubular po ang ginamit. Socket tayo, no? So pag-akyat po ninyo, papansin po ninyo na naka-tiles po siya na 60 by 60 ceramic at may mga design po na wood planks yung tiles. Pansin nyo rin po, maliwanag dito sa hagdan kasi may mga bintana pa siya tulad nito. May mga natural lightings ka. So first bedroom. Okay. Maluwag. Kahit mga double size bed, sobrang luwag nito. Kung queen size bed, pwede pa rin naman. Medyo mas masikip nga lang ng konti. No? So I think mga double size or twin size bed, saktong-sakto. May mga butas na rin po siya for window type, aircon. And then ito yung kanyang common toilet and bath dito sa second floor. So, medyo maluwag na din. At meron ka pang provision talaga for shower enclosure dyan sa part na yan. Dito sa area na to. No? Pwede mo palagyan na shower enclosure yan. So yung tiles niya, half lang. Pero may mga outlet na rin siya for heater. Yung pintuan niya po, PVC type. And lastly, ito naman yung kanya master bedroom. So maganda lang dito. Halos magkasing laki lang pala ang dalawang kwarto. Yung kanina dito at saka ito, mas magkasing laki lang. Ang pinagkaiba lang nito, meron siyang pintuan palabas po ng balcony. Bumukas. So, yung mga stickers na yan, pwede mo naman tanggalin yan. So, hindi lang nila tinanggal kasi nga, pag dinilever naman sa kanila yan, may takip yan para siguro hindi rin magasgasan. So, ito, nakatayos din yung kanyang balcony. No? So, ang kagandahan dito, siguro kung magsasuggest ako sa inyo, pwede nyo palaga pa-extend itong balcony nito para at least makover talaga itong carport. Yung nga lang, medyo mare-restrict yung ventilation at saka natural lightings mo. Pero usually, ganun po yung ginagawa nila extension dito. Katulad na lang itong bahay na to, na in-extend niya yung naglagay siya ng malaking balcony dito. No? Okay. So, pagdating pala sa computation, please paki-check niyo na lang po yung description ng video. Nag-iwan na rin po ko ng aking mga contact details in case na gusto niyo pong mag-inquire sa akin. Sa mga amenity naman, meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool. Napaka-tahimik din. Napakalapit din po sa wet market ng bayan ng Kabuyao. Sa mga public school like elementary and high school, napakalapit din po. Hindi mahihirapan ng mga anak nyo. Ang nagsisimula pa lang kayo mag-start ng family. Sa mga college school naman, yung mga kilalang college school, medyo malayo-layo nga lang. Pero, syempre, kayang-kaya pa rin naman puntahan. Like for example, yung mga Our Lady of Fatima University, Malayan College, Perpetual, UST. So, pwedeng-pwede pa rin naman, ano? Okay. So, kung nagustuhan nyo po ang video nito, please pakishare. Paki-like at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bagong videos.
At kung interested na po kayo mag-reserve sa about property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming maraming salamat po.